back to your home, and again, Warren Gohar, your creative brother right here. And kung makikita nyo, meron tayong lang upuan dito. So, bakso mo upuan. Hindi, meron tayong guest ngayon. Guest speaker. Meron tayong guest ngayon. Ano kayo papakilala? Pero paano tayo papakilala? Kasi ka na nga dito. Pakilala mo nila ka parang intro. Hindi, kung ano papakilala? Charan! Ganun yan, charan. Uy! Pinintro ba dapat eh? Ay, Pano! So, sige, intro. Hello! Ako nga po pala si Lance Punzon, Tagalizon, Calabarzon. At naniniwala sa kasabihan, mga kasabihan ay saying lamang. Diretsahin na natin. Nandito na naman tayo para... Mag-trip. So, meron tayong pinost nung nakaraan sa FB. Magtanong kayo, bahala kayong magtanong. Tapos sasagutin namin kung ano yung mga tanong nyo. Yes. Hindi naman na sinasabi namin na alam namin lahat ng sagot. Pero syempre, by the wisdom of the Lord. Yes, by the... By His wisdom. Magkita ng wisdom ng Lord, sasagutin namin yung mga tanong nyo. Muna natin. Tanongin ko kung anong damit mo. Anong damit mo ngayon? Summer, bro. Summer. Akin, ano, bro, class. Yes, class. Summer class. Sige, ito lang. Thank you. Ewan mo. Thanos. Spoiler. Ganun lang, bro. Game na. Tignan natin to. Let's go! Start! Let's go! 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 Next. Bakit po ang dami niyong ngipin? Parang... Sakit. Ako? Ako? Pahitan mo sa camera. Bakit daw? Kasi ganito yan. Kasi diba, yung calcium, diba? Nung bata ako, short na lang to, hindi talaga ako nabubunutan ng ngipin. Kumbaga, tumutubo lang yung ngipin ko dahil sa layo, sa gatas, ganun. Ay, huwag mo tayo mag-promote. Hindi naman tayo sponsor. Yes, di ba? Huwag sa link ko. At alam ko sana ako anong brand nung gatas mo. Pero kasi wala na tayo sponsor. So, huwag na lang. Milo. Ubusin natin yung tanong ni Zaire. Sabi niya doon, saan po napupunta ang mga hindi nakakapasok sa laro? Siguro nasa bahay pa rin tulog. Hindi pa nakakapasok. Tulog pa? Hindi nakakapasok. Late kasi bro. Absent. Pero seriously, syempre, seryosong usapan. Saan pa napupunta ang mga hindi nakakapasok sa langit? Syempre, sa kabaligtaran ng langit. So, sa ngit lang. Ano yun? Hindi. Seryoso tayo. Okay, seryoso. Impyerno siya. Sa impyerno siya. Napakainit dun, di ba? Napakainit dun, bro. Dito. Kaya lang, init na eh. Grabe sa... Sorry, bro. Huwag ganun, bro. next. Why sinigang? Di ba alam eh. Alam mo ba bakit? Saan yung isang galing? Di ba rin alam? Why sinigang? Next. Tanong ko! Bakit po kailangan magtanong? Kasi nagsabi kami na magtanong kayo. So kailangan magtanong. Hindi naman must. So, tanongin kaya kita ng maraming questions. Kaya mong sagutin. May tanong sa kanya, bro. Bakit ang daming tanong? yun, bro. Yun. May sagutin niya sa vlog niya. Mag-vlog ka din. Itag mo kami. Itag mo ang NFT and event. Yes. Kaya ang magandang gawin. Go, bro! Ikaw nga tato eh. Sino yan? Lance Tobis Munson. Oo. Kailan po magkakaroon ng trailer yung anniversary ng NFT? Ayan. Kaya ikaw ang nagtanong, ikaw kasagutin. Yan. So, sagutin ko. Pero bago ko sagutin, syempre sagutin mo na nung may pakulo nung event, di ba? Katabi ko lang ngayon. Yan. So, hindi ko lalo kayo nalabas natin. So, for anniversary, ang aim ko natin, kalabas tayo ng trailer by third week of May. Syempre, magkalabas na tayo for June, weeks ng June. So, just subscribe, stay tuned. Yan. Yes, stay tuned. And hintayin nyo lang, nalabas natin yan. Yes. So, ako naman, magbabas ng tanong. Sige. Sabi ni Milter C. Arias, paano maging artist?
Ano bang gusto mo artist? Makeup artist? Baka nga ako. Dental artist? Next time bro, mag-upload kami ng... makeup tutorial. Makeup tutorial. How to be artist, yeah. Tumulong mga kanamin dyan. Kasi gusto namin makatulong. Yes. Diba? Pero sometimes, yung wala mo cursive lines. Tapos magtuldok-tuldok, yun yung art video. Practicing mo muna magkilay. Yes. Itanong ko siya isa yan. Paano mag-edit? Sino si edit? Kaya, ito. Kung creative fast ka natin na sa mga. Edit. Hindi kasi kilala ko si Tita Judith eh. Hindi, paano mag-edit? Madali lang. Google is your friend. Yes. Pero seriously speaking, Google lang. Pag-aralan mo lang yung software, ano man yung software. Siyempre, ano bang software yung mas magagamay mo? Ano yung komportable ka? Tapos, pwede ba yung ano? Google mo lang. Pwede ba yung ano? Nakikita lang sa start. Yung mga kulay-kulay. Ah, paint? Paint. Oo, okay na yun, bro. Gumagawa ka naman ng paintings siya. Kaya mag-trip ka na lang. wala naman siya sa software, wala naman siya sa ano. It's about your skills. Yes, your skills. Yan, sabi ni Zaira Marie Glomar, dami niyang tanong ha. How LFPN starts? Yan, paano ba nga ba tayo nagsimula? At kailan tanong? Paano ba tayo nagsimula? Paano ba tayo nagsimula? Simple lang, ayan. So, sagutin natin yung tanong niya. It starts with a calling. Sabi yung calling natin, Isaiah 49:6, di ba? It is to light a thing that we should be God's servant, make us alive for the nations, di ba? Sobrang napakalalim nun eh. Sobrang napakalalim ng calling na yun eh. Doon natin, binigyan tayo, kahit mga kabataan lang pa, may binigyan kami ng calling ng ganun na Lord. Hindi namin na-expect kasi, even I, lahat tayo, di ba makasalanan, we don't deserve it. Pero yun, binigay ni Lord yung calling na ganun, nagagawin niya kaming ilaw, di ba, sa buong mundo. At yung tanong natin, kung paano ba kami magliliwanag? Yo, paano ka ba magliliwanag? YouTube. Stay in care. Hindi, joke lang. Paano ba tayo magliliwanag? Siyempre, we need to share goodness of the Lord sa ibang tao. Siyempre, pakilala natin yung pagmamahal ng Lord sa kanila. Pakita natin sa kanila yung transformation na tayo, pagdaman natin, na-experience natin. Ngayon, it's our turn naman para bahagi yun, i-share yun sa kanila. Para sila naman, na-experience nila yung light, yung liwanag, yung buhay sa liwanag. So, ito yung main point na how LFTN starts. Talagang hindi naman kami nag-start ng malaki agad yung church, hindi naman kami nag-start ng marami. Actually, struggle siya ng mga churches eh, magbago pa lang. Pero, doon to sa part na nagtiwala lang kami kay Lord, pinaglakad niya kami sa tubig, walking on water. So, faith, kailangan talaga ng faith, di ba? Faith can move mountains, yan. So, yun lang. Sana nasagot namin yung tanong mo yan. Pwede ko ulit magtanong. Next. Sabi ni Jessa Villarus Eduria, ganda ng haba ng ano niya. So, paano na? Parang ang ganda ng pangalan niya. Ganda ng pangalan! Pangalan! Maganda rin sa mga yan. Maganda lahat ng creation ng Lord, maganda. So, we are all fearfully and wonderfully made. So, paano na ako kung wala siya? Sino? 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 Siya! Sino? Siya! Siguro, si Lord. Kung si Lord? Yan. Kung wala si Lord, Wala na, literal. Kasi, kung wala siya, siya ba tingin kami si Lord God? Kung wala siya, wala rin siguro tayo. Ginawa niya lang tayo, we are all made by God. Ito ay galing sa unggoy. Sabi nito niya, ano? Christelle Joy Sotnas de Santos. And so, kung may chance kang mag-time travel, what would you choose? Go back 10 years ago or go 10 years after? Para sa akin, siguro 10 years after. Kasi wala na rin naman tayong magagawa para paruwin yung nakaraan natin. Kasi, pwede natin balikan yung nakaraan natin, mas pag-uwi natin yung mga actions natin, mga decisions natin. Pero, yung past natin, yung nakaraan natin, nag-lead yun sa atin kung sino tayo ngayon. Tinuruan tayo noon, marami tayong natutunan, marami tayong nakuha na learnings from that. Stories, testimonies na natin. And it made us stronger. Pinalakas tayo ng mga kwento natin. Oo, masakit or mahirap or pangit nga naman na ganito ka dati. But through the goodness of God, through the grace of God, it strengthened us and nuhay ka nito. Eh, doon mo masasabi na nabuhay ka talaga, na totoong tao ka kasi may kwento ka. So, I wouldn't go 10 years before. I wouldn't travel to the past. Instead, I would travel to the future. Kasi, I want to see ano na yung gawa, ano na yung promise ng Lord, ano na yung nangyayari. Gusto ko na, gusto kong masilip yung pangako ng Lord sa atin. Go, bro. Yan. So, ako naman, sagutin ko, doon ako sa go 10 years after.
talaga. Kasi aim for the future, okay. Nagawa ko na ba yung mga pangarap ko, ganun. Pero hanggat nasa present ka ngayon, ito yung importante. Ngayon, gawin mo na yung dapat mong gawin. Mag-share ka na ng word ni Lord, love ni Lord to each other, di ba? Mahirap naman kung sasabihin natin yung mga magulang natin na I love you kung nakikita na natin sila nakahiga, di ba? Ngayon, i-appreciate natin kung ano yung meron tayo. Mag-focus tayo forward. Yes, to the future. To the future. Yeah. So, ito naman, tanong ni paring Jericho Figueroa. You know? Kung magiging tubig ako, bakit di mo kayang mabuhay nang wala ako? Okay, next question. Ayan, sabi ni... Sagutin natin. Kung magiging tubig ako, bakit di mo kayang mabuhay nang wala ako? Awit. So ngayon, si Jesus, ayan, explain na natin sa kanya Jesus, ayan. Kahit mawala ang tao eh, okay lang yan eh. Pero pag si Lord, di ba, siya yung living water natin. Siya yung dapat hindi mawala, di ba? Kaya, kung mawalan ka ng anong sa buhay, mali mo, hindi naman talaga para sa iyo yan. Kung will ng Lord, di ba? May hugot yung tanong ni Jericho eh, di ba? May hugot yung hugot pag-ibig. Mga kabataan natin dyan ha, na nasa tamang proseso naman ng lahat. Nasa plano yan ng Lord. Nasa time for everything. Doon ka lang sa pamamahal mo. Sabi naman ni Ate mo Marian. Sabi niya, how to set yourself free from hatred? Siguro para sa akin, syempre first step natin is to forgive. Diba? Kung ano man yung nagawa sa'yo ng other person, kailangan mong magpatawad. Kailangan mong i-release yun eh. And again, when we forgive, it's not the benefit of the person. It's for the benefit of our peace. Tayo. Tayo mismo yung nag-benefit pag nagpatawad tayo. Meron kang kapayapaan, wala ka na yung makukulibay, na wala na yung galit mo, wala na. And syempre, may mga tip. Siguro, sabi ka yung, ang daling sabihin, pero mahirap gawin. That's when the help of the Lord comes in, the grace of the Lord comes in. Na kapag tayo, grabe yung kasalanan natin kay Lord, pero tinanggap niya pa rin tayo. Amen. Minahal niya pa rin tayo. Ano bang klaseng pagmamahal yun? Now, kapag mas tinignan natin yung pagmamahal ng Lord sa atin, doon natin mas ma-realize na dapat din pala natin gawin. Kung si Lord nga minahal tayo ng ganong klase, tayo ba sa ibang tao? Yes, maraming maaaring masyadong malaki or masakit yung ginawa nila sa atin. But we should forgive and set ourselves free from hatred. Doon tayo makakalaya. By the help of God, by praying, mag-pray ka, ipanalangin mo yan, tulungan ka ng Lord para ma-release yan sa puso mo. And just don't think about the yung sin, yung ginawa sa'yo. Ang masisipin mo na ipapatawad ako. Set your mindset. Yan. Yun lang. Kung naghanap kayo ng word, ito yung word dyan. 1 John 3:16 yan. Love one another, loving one another. Kasi di ba, pag nagkaroon ka ng galit sa kapatid mo, parang ka na nakakommit ng murder. Ganun kabigat yun. At ganun kabigat yun. Sobrang bigat nun. At saka, di ba, dun tayo sa part na look upon to Jesus. Di ba? Kasi lahat tayo dito nagpatawad lang at pinatawad lang tayo ng Diyos. Wala tayong karapan. Who am I? Di ba? To judge others and to say, alam mo yun na, hindi ko naman sapatos yun eh. Hindi ko naman sapatos yung suot niya, ganun. Kaya parang, di ba, try ko yung ilagay ko yung sarili ko sa point niya, ganun. Pero yun nga, doon tayo sa forgive kahit mahirap, kahit sa mahirap. Kasi dadali natin yun, di ba? Mahirap magligod kay Lord kapag hindi natin binitawan yung burden sa buhay natin, di ba? So meron pa rin yung isang nagtanong, ito, malapit tong tanong na to eh. Sabi ni Christel Joy Santos, di ba tinanggap ko na si Lord, pag bumalik ba ako sa dating buhay ko, mawawala na yung salvation sa akin? Ito yung sabi niya. Ito yung malapit na sabi natin dyan. Ayan, kung Ate Kristelian, kung tuloy na tinanggap natin si Lord, di ba, meron tayong repentance. At ano yung repentance na yun? Iba yung sorry sa repentance. So, i-illustration natin yung sorry sa repentance. So, yung sorry, para ano lang yun eh. Para ako nag-360. Di ba? 360, umikot. Sabi ko, sorry po Lord. Tapos umikot ako, sumarap ulit ako kay Lord. Di ba? Eh yung repentance ko, Lance, ano po ba yun? Yung 180 degrees yun. Yun yung pagtalikod sa kasalanan, di ba? Yun yung pagtalikod sa kasalanan. Kung tunay mo tinanggap si Lord, talaga doon ka sa part na tatalikuran mo at handa kang bitawan yung nagawa mong kasalanan. Oo, mahirap. But we repent daily, di ba? We repent daily for our sins. Sa, ito lang yun eh. Bakit nga ba tayo nakagawa ng kasalanan? Kasi kailangan malaman mo muna kung ano ba yung ugat ng kasalanan, di ba? And disobedience is the root of sin, di ba? Gaya nung kay Adam and Eve, di ba? Hindi sila nag-obey kay Lord at kasalanan yun. Pag hindi tayo sumunod sa kagustuhan ng Lord, dun palang
nakagawa na tayo ng kasalanan. Kaya yun, hindi mawawala sa iyong salvation. And once you accept Jesus, di ba, pag na, at yung susiin eh, pag nabaptize ka, tanagap mo siya as your Lord and Savior, tsaka nag-repent ka talaga, repentance. Hindi mo na maalis. Oo, hindi mo na maalis yun. Pwedeng, syempre, matempt tayo, ano tayo sa Christian life natin. Dadating talaga yung mga temptations, dadating yung mga time na, na gusto natin bumalik sa dating buhay natin. Maybe, andun ka, tatry mo, bumalik ka. Pero, nasa sa'yo rin yun eh. If you really have received Jesus Christ in your life, you will not find the satisfaction. Hindi ka masasatisfy ng mga ginagawa mo. Hindi mga ginagawa mo sa dating buhay. Hindi ka masasatisfy nun. And boy, talagang ikaw na mismo mag-uusa kang babalik sa presensya ng Panginoon. Now, if yung iba, kung talagang bumalik sila sa dating buhay, that means, maybe, hindi talaga nila natanggap. Hindi talaga natanggap si Lord sa buhay. Amen. Tsaka na sa process yun. Process. Next! Sabi ni, again, si Ate Mo Marian, tanong niya, bakit po heads up po yung caption? Paano po kami magta-type ng nakatingala? Practical. Yan, practical. Research. Okay, next. Ayun, kay Desiree Vergara, yan. How can you effectively lead a light group? So yun. Ngayon, how can we effectively lead a light group? Dun ka sa kung leader ka na, dun ka mag-base sa word ng Lord. Kasi malilid mo sila, it is not you, it is Jesus in you, di ba? Kailangan maging Christ-like ka para makapag-lead ka ng mga kabataan. Ganun yun eh. Pag pinifeed mo sa kanila is word ng Lord at pure word ng Lord, di ba? Hindi lang pure insights lang natin. Makikita nila na, ay, si Lord to, ay, sinusundan ko to. Tsaka, alam, huwag mo silang turuan mag-rely on you also, but to the Word of God talaga. Yung talaga yung pinaka-basic ano natin eh, foundation natin eh. And syempre, pakita mo yung relationship muna. Talagang pakita mo yung love, joy. Yes. Talagang yung fellowship muna na yun na, uy, tropa, di ba? Oo, oh, di ba? Na talagang andun yung relationship, andun yung alam mo yun, may masasandalan sila pag kailangan nila. Yes. Meron silang ate or kuya kapag kailangan nila, nakausap. They have this people they can rely on. Yes, we will rely on the Lord, we will rely on the word of the Lord. But syempre, andun din tayo para suportahan sila, gabayan sila, bilang leader nila, na ilapit sila patungo sa presensya ng Panginoon. Doon natin masasabi na we are effectively leading a small group or a light group kapag nadadala natin sila patungo, papalapit kay Lord. Tsaka kinikater talaga natin sila, ina-assure natin sa spread. Next. Sabi ni Ate Mo Marian, sabi niya, bakit daming fans ng Avengers? Siguro, bro, sa akin, my point of view. Kaya maraming fans ng Avengers. So actually, ako rin, fan ako ng Avengers. Yes. Yeah. Kasi siguro, yung mga tao ngayon, lalo na sa society natin ngayon, sa generation natin ngayon, they really want to have that sense of merong nagsisave sa kanya at sa kanila. Sense of heroism na hindi naman heroin na may sense of may hero na nakaka-relate sila kasi actually siguro isa yun sa mga naging strong point ng Avengers. Ito yung mga superhero, ito yung mga sobrang mga makapangyarihang heroes na kilala natin starting from the comics ganyan. But may nakita tayong side nila, weak side nila in the movies na nakaka-relate tayo na nagkaka-problema din sila, may mga ganito sila pinagdadaanan, nade-depress din sila, mga ganun. So nakaka-relate tayong mga normal na tao sa kanila ngayon. Somehow, yung mga acts of being a hero nila, tayo na na-encourage tayo, na-motivate tayo, and talagang nalilita tayo, isigit tayo ko rin. But then again, yes, we may be fans of Avengers, heroes, but then again, we still have the greatest superhero of all. Amen. And that is Jesus. Yan. Diba? Sabi nga eh, more on fanatita ng heroes, pero nakalimutan siguro natin that He rose, diba, from the dead. Kaya yun, si Lord talaga yung unang hero natin na nag-save sa atin, diba, 1,000 years ago. Sila bro, kahit na tayo nag-save kay Thanos. Mm-hmm. Eh, mas malapit si Jesus. Isang pa. Ganun. Save tayo from, Save from the sin. Talaga. Sa kasalanan. Eternal punish. Ito malapit bro, sabi. O, ayun, sabi ni Milter. Paano po maging K-pop? Paano ba bro?
Simple lang. Pakulay ka ng buo. Yes. Hindi. Ayun. Ano ka kay K-pop? Pero... Meron ko ba sa K-pop? Ano ba lang sa K-pop? Hindi. Alam ko lang yung sikat na boy band yung BTS. Yung BTS. Ako. Shhh. So tayo sa tanong ni Cristel Joy Santos. Yan. Sabi niya dito, may... Oo. Kaya dami nilang tanong niya. So may period po ba ang grace ni Lord? Kasi sa sentence niya. Really, wala. Yung grace ng Lord, napakalabak na parang dagat niya. Pero, so much grace. Pero, oo. Huwag natin siyang... Huwag natin siyang abusuhin si Lord, di ba? Oo. Walang hangganan yung grace niya. Pero, di ba? Nandidisiplina siya eh. Nandidisiplinahin ka niya. Bilang, para natin siya magulang eh. Si Lord, di ba? Dinidisiplina ka niya. Hindi siya ano sa'yo. Doon siya sa pag-discipline lang, di ba? Doon siya sa pagkatama sa atin. Pag alam ni Lord na lumiligo na tayo, so walang period yung grace naman. Next. Sabi ni Clarence Santos, yan. Yan. Si Brother Clarence. Brother Clarence. Sabi niya, how to encourage and depress self? Self. How to encourage yourself? Self. Pag nade-depress ka na. Yeah. So, one thing lang, siguro masyado kasi tayo nasisid ngayon sa society natin na pagbalungkot ka, depress ka na. But it's not like that. Depression is real. Talagang maluba siya. Marami nang nagpapakamatay. Meron kasi ang nangyayari ngayon, two extremes eh. Yung isa, malungkot lang siya, depressed na siya. Yung iba naman, sabi nila, ay naku, nagdadrama lang. Yan, hindi totoo. But depression is real. If you are depressed talaga, totoong depressed, mahirap talaga. You have to encourage yourself in that depression, talagang hindi mo masasabi kasi kahit gusto mong lumaban, gusto mong lumapit kay Lord, yes, andun, siguro andun ka sa presence ng Lord, Christian ka, sabi nga, kahit pastors na naka-experience ng depression. So mahirap talaga siya, it is all by the grace and the love of the Lord kung paano ka talaga makakaahon doon, paano ka makakaangat. Siyempre, just keep praying, magpapadala si Lord ng mga tao para kausapin ka, para tulungan ka, gabayan ka. And syempre, kung hindi talaga nangyayari kaya, you can seek medical help naman. But siguro yung sa may other part naman na siguro malungkot lang siya or may pinagdadaanan, may problema. How to encourage yourself, ang masasabi ko lang. Try to go to church. Yes, try to go to church. Find people na you can relate to, yung mga stories nila. And syempre, kilalanin mo rin yung sarili mo. Paano ba i-encourage yung sarili mo? Paano mo iaangat yung sarili mo? But yes, we need to pray more and more, lalo na kapag may mga pinagdadaanan tayo. Kasi yung mga solution sa problema natin, doon natin makikita. Through prayer. Kasi makikita natin yung perspective ng Lord when we pray. Yeah. Tsaka ano, kung depressed ka, ano, try to contact us. Kasi ano eh, mahirap pag wala kang kausap. Mahirap yan. Kaya nga ano kami, Light for the Nations, Home for the Broken, di ba? Yun, na... Try namin kung ano yung pwede namin may tulong sa'yo kung nakakaranas yung depression. Wala mo na kausap. Day and night. Kung hindi lang kausap, ipag-pray ka pa namin. Yes. Kung may concern ka, huwag lang financial. Tulungan ka namin. Any problem, huwag lang pera. But anyway, you can contact us anytime sa mga social media pages natin. Sa FB, Twitter, IG. Yeah. IG, kung may IG ka. YouTube, yan. Yeah. So, you can comment, you can message us anytime. Pwede ka namin matulungan. Pwede. Actually, marami na aming mga natulungan dyan. Meron kaming Facebook group. We call it LFPN Online. So it is a collection of people na may mga pinagdadaanan, depressed people. It is a community wherein magsasama naman sila. Sige, kwentuhan tayo dito. Talaga, surround ourselves with encouragements. Positivity. Positivity. Kasi minsan tayo, depressed na nga tayo. Yung mga sinasama pa natin, yung mga nilalike natin, yung mga sinishare natin, depressed. It's all about depression pa din. So masyado tayong, mas lalo tayong natatakot. Parang nag-swimming ka pa sa alo. Nalulunod ka na, sumisid ka pa. So, you can join the Facebook group. We will put a link in the description. Yes. And pwede rin. Yeah. Check it out. Join the group. And sama-sama tayong engage. Yes, sama-sama tayo. Natin dyan ay yung sa dalawa, kay G1, sabi nyo ni G1, yan. It is right po ba na hindi kumibaw when you see your brother or sister na nagpapatuloy sa kasalanan? I think... No. Yes. Diba kung nagpapatuloy siya sa kasalanan, learn to rebuke him, but with love. Kasi yes. Minsan, i-rebuke natin tao na,
niya, sabi, tanggalin mo muna yung muta mo, baka naman, ano, nakaka-hurt ka na ng feeling niya, di ba? Try mo idaan sa word ng Lord, kasi yung word naman, Lord, love yan eh. Siyempre, di ba, mayroon naman na, you're condemning na, di, makasalanan ka. Pali naman yun, di ba? So, with love, with conviction na, we bro, parang medyo, at medyo, ano, ginagawa mo. Sorry, bro. Pwede naman na, sorry, bro. Pwede natin, gano'n, di ba? Yes, bro. Ganun, ganun approach. Ganun. With love, kalmado. Mamaya, lalapit ka. Bro, hindi yung ginagawa mo. Mali, mali niya yung ginagawa mo kapatid. Parang, di ba? Parang, mali, siguro pa. Ma-offend din siya. Ma-offend din naman yung tao. What if talagang nag-struggle lang siya? Gusto niya naman makabala. Gusto niyang makalaya doon. Pero sa struggle, siyempre, let's help them na makalaya doon sa kasalanan yon, sa chain na yon. So, at saka siyempre, siguro bago natin talaga siya i-confront or kausapin, pray for him, pray for or her, di ba? Talagang ipanalangin natin ng matindi yung taong ito na paguhin ng Lord yung puso niya, at bago natin kausapin, ipag-pray natin na Lord, touch his or her heart na yung sasabihin ko sa kanya, hindi niya matake as mali. Kumbaga, palambutin mo yung puso. Take as love. And yung prayer ng Lord, yes, palambutin mo yung puso niya na matanggap niya to as pagmamahal. Amen. Siyempre, make sure may relationship kayo talaga na na-build kayo na para kayong magkapatid na talaga. Brothers and sisters. Talagang magkasama kayo sa ministry. Yes. You are talagang magkaibigan, ganyan, long friends. Kasi mayroon naman nakakakilala mo lang. Tapos, bro, hindi ako. Sino ka? Parang ang hirap naman. Kaya share mo testimony mo. Malam mo na pagdaanan mo na yung kasalanan na yun or yung scenario na yun. Share mo sa kanya kung paano mo na pagtagumpayan yun. Next, sabi naman ni Mark. Mark. Paano po ninyo na-apply ang concept ng mercy at justice ni Lord towards sin? Yan. Paano nga ba? Kuya, paano nga ba? Pinalik mo rin sa akin. So, paano ba natin na-apply si mercy and justice? Siyempre, mercy, we forgive them. Kung ano man may nangyari sa kanila, may, or may nagawa sila, may kasalanan sila nagawa. We'll forgive them. Mercy. We'll, kumbaga, akayin natin sila, tulungan natin sila kung makabaho. Yes. But, the part of justice, siyempre, kung talagang lahat naman ang kasalanan natin, may kabanalan. If yes, yung kasalanan na ginawa nila eh, kailangan natin disiplinahin talaga. Disiplinahin natin. We will discipline them kung kailangan natin silang disciplinary action. Yes, disciplinary action. Or talagang, bro, kailangan ganito muna. Tsaka kung matindi naman yun ang commit na talaga. Hindi naman sa, wala, di ba si Lord Gandhi, sumusukat na kasalanan. Pero dun sa part na, kung alam mo yung malaki talaga yung effect nun talaga. Kaya, there are always consequences kapag nagkakasala tayo. Minsan naman, si Lord na mismo yung nagdidisiplina sa tao eh. Si Lord na mismo yung nagpapadala ng pagdidisiplina. Sometimes, at first, syempre, andun tayo na convict natin siya na ginagawa mo, bro, mali, ganito. Kailangan natin ipa-realize sa kanya na kasalanan yung ginawa niya, na mali yung ginawa niya. And then, let's accept him. Hindi naman na itatagoy lang siya, nagkasala ka, bawal ka dito. Di ba? Tanggapin natin sila, kakapit pa rin natin sila with love. Yes, nagkasala ka, pero God can give you a second chance. But this is the discipline of the Lord. So, bro, medyo anayin na natin yung ganito. But sige, patuloy tayo, aakayin ka namin. Parang more on mercy muna tayo. Kasi mahirap gawin yung justice eh. Kasi hindi naman tayo, di ba, si Lord, para maggawa ng justice. Yun eh, yung mahirap na ginagawa ng tao. Hindi tayo si Lord, hindi natin kayang ibigay yung justicia sa tao na yun. Doon tayo sa part na magtiwala tayo sa part sa kay Lord. Kasi siya yung, yun eh, kaya na mapagod yung ibang tao. Ginagawa natin yung part na dapat si Lord naman talaga yung kumikilos doon. Kaya ipagpasayos lang natin and pray. Kasi there's power in prayer. Una sa lahat, kapag nagkaroon ka na ng pagkapatawad, si Lord na talaga yung handa magbigay ng enya, parusa, di ba? Lahat naman ng ginagawa natin ay nakasalanan. May consequences to. Hindi man dito sa lupa, hindi dito sa mga. Next, sabi ni Kuya mo, Mark Glomar. Yan, Kuya Mark Glomar, yan. Sabi niya, para kanino ka bumaba? Para kay Lord. Para kanino bumaba? Siyempre, para kay Lord. Pero, second thing na para kanino ako bumaba, una sa lahat, sa mga kabataan, sa mga tao na hindi pa nakakilala. Una sa lahat. Hindi, second sa lahat. Hindi talaga, para sa lahat. Oo, kasi, ano eh, we as Christians, di ba? Oo, ito ay simbahan, nakakilala tayo kay Lord. Pero paano yung iba, di ba?
bumabangon ako tuwing umaga, naiisip ko, hala, blessed ako kasi buhay-buhay pa ako, pero paano yung iba dyan, may sakit, na naghihingalo na, di ba, paano sila? Kung dito lang ako sa simbahan, magisimba lang ako, sayang yung oras. Pero kung nandiyan ka sa labas, sa lansangan, may tinutulungan kang tao, napapakinabangan mo yung buhay at hininga na binigay sa'yo ng Diyos, dun ka maingganyo kung humamon lalo eh, sa araw-araw, at dun ka mapaburang ng Lord. The passion. The passion, kumaga, yes. Find your passion. Kumaga, find your purpose. Talagang, yun yung kapanatili sa'yo yung humamon eh, talaga. Kahit ano pang problema yan, kahit ano pang nangyayari sa buhay mo, ano pang sitwasyon yan, babangon at babangon ka kasi meron kang tinitingnan na may gusto kang mangyari, may pangarap ka na gusto mong abutin. Sabi naman dito ni Mr. C. Orias, ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig? Yan, lalo meron. Pero, napakasimple lang sa words. God is love. Yes, God is love. Yan, tsaka, kung ano yan eh, yung marami kasi ulit ng pag-ibig, pero yung pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon, yun yung pinaka-genuine love na hindi natin makukomprehend. Kasi even we are sinners, di ba, binigay niya nag-isa niyang anak si Jesus Christ para mamatay sa atin. Di ba, yung pa lang eh, kaya mo bang mag-sacrifice ng anak mo? Di ba, para mamatay sa ibang tao? Kasi nga, kaya mo buhay mo, di ba, buhay mo yung bibigay mo para sa ibang tao. Ganun yung pagmamahal ng Diyos, di ba? Unconditional love, talagang reckless love, talagang wala kang masasabi hanggang sa akin. Next, sabi ni Jessa, next. Paano po lumangoy? Paano lumangoy? Ayan, the best parang, na ito. Parang, bro, paano lumangoy? Una muna. Hindi. Gamaroon ako, bro. Marunong. Gito yung paglangoy kasi ganyan. Parang yan. Alam mo yung lamay aso. Ganun yung langoy ko. Oh, bro, paano lumangoy? Yeah. Baka, palta na yung tanong mo, paano po malunod? Sagutin ko yun. Okay, next question, next. Yung kay Hana, Hana Nicole Baruela, sabi niya, dapat ka pa bang tumuloy kahit ayaw mo na? O tatakbo, tatalon ka na lang? Lyrics to ng kanta. Dapat ka pa bang tumuloy kahit ayaw mo na? Siyempre, depende kung ano ba yung bagay niya, ano ba yung sinasabi niya. Ano ba yung itinutuloy mo? Ano ba yung pinag-iisipan mo bang ituloy? O, mamaya, tuloy mo lang mag-bigte eh. Grabe naman. Tuloy. Na, no, tumakbo or tumalit ka na. Tumalit ka na lang. Tumalit mo na lang. Kala yun, tatalong ka na lang. Oo nga naman. Oo, kung magpapakamatay ka na, takbo ka na lang at saka talong ka. So, seriously speaking, dapat ka ba bang tumuloy kahit tayo muna? If we're talking about your passion, siguro, syempre, nakapagod din tayo. Burnouts, diba? Nakapagod ka rin. Dumanating din tayo sa panahon talaga na nakapagod tayo sa takpain ng buhay, diba? Yes. Ang lalim, eh. Takpain ng buhay. Siguro, depends on you, eh. It's your decision pa rin naman. Kasi kahit si Lord, binigyan tayo ng free will, hindi kanya kayang pilitin na, oh, anak, ito yung purpose ko sa'yo. Kailangan dito ka lang. Yes, we cannot escape the calling of the Lord kung ano, kung saan kanya tinawag, ano yung purpose. Pero, it's your choice pa rin eh. Kasi kung babalik ka rin doon, aalis ka rin, tapos babalik ka rin doon, sinong napagod? Di ba? Eh, actually, that's my encouragement to myself kapag napagod ako. For example, may gawain. Tapos sabihin ko, ay, pagod ako ngayon eh, yung muna. Eh, naalala ko ako lang din pala gagawa ng pagdating ng araw pagbalik ko. Sabi ko, ay, mas mapagod ako. Magpapahinga ako ngayon, tapos babalik ako. Tapos, ako rin gagawa ulit. Di ba? Sinang napagod? Ako din eh. Na-delay ko lang yung gawain. Dinelay ko lang yung gawain ko, yung pangarap ko. Lalo lang kung pangarap mo yan, if it's your dream, tapos i-delay mo, mapagod ka. Yes, mapagod tayo. We need to rest. Kahit si Lord, si nag-rest. God, nag-rest siya on the seventh day, we need to rest. But, kailangan natin tumuloy. Pagpahinga ka isang araw, the next day. Tulog mo lang yan. Tulog lang. Next day, ibangon ka ulit. Next. Tsaka, Skyflakes. Pampatibay ng loob. Naubos na ata natin yung mga tanong nila. And, sabi ni Christelle Joy Santos, may qualifications po ba para makapuntang heaven? Yes, actually, napakalaki ng qualifications para makapunta sa heaven. But, through the blood of Jesus Christ. Yes. Through Jesus Christ that died on the cross. Ang simple na lang, bro. Kasi, imagine, dati kailangan mo maging holy, kailangan talagang napaka-holy mo, kailangan di ka nagkasala, nabuhay ka na, di ka nagkakasala. You follow God all your life talaga, sinunod mo lahat ng commandments niya, lahat ng pinapagawa niya sa'yo, sinunod mo. But now, oo, hindi natin mga,
hindi natin kayang gawin yun eh. Makasalanan tayong lahat. Now, the only way for us to enter heaven is accept Jesus Christ as our Lord and Savior. If we put our faith in God, in Jesus Christ, na namatay siya sa krus at nabuhay siya muli after 3 days, then we can enter into heaven. Grabe yan. Sana man, sino mga? Sa mga madam, dyan. Sana masagot namin yung mga katanungan nyo, at saka yung mga sagot naman namin, it's based on Bible pa rin naman, saka ngayon, dun eh, mas sumiksik tayo sa presensya ng Lord, kasi lahat ng sagot sa tanong natin, alam diba, nakasulat lang yun sa Bible, diba, partner? Nakasulat lang yun dun eh, try to seek the word of God, diba? Kung tanong mo sa buhay, alam nyo, simple lang eh, pag magbasa ka ng Bible, manual ng buhay natin yan. Yan yung life hacks natin, di ba? Kung bakit yung mga Christian, ganito pag nakakaroon sa problema, di ba? Dali lang nilang ganito, ganito. Yes. Kasi, nagpapasa, alam mo yung manual mo, paano gamitin yung buhay mo, di ba? Nakagamit mo sa maganda. Sir, man. Again, maraming salamat. Yes, we thank you. Sa mga questions nyo. Yes, and we look forward, kung meron pa kayong mga further questions, just comment down below. Again, kung may questions pa kayo, you can follow us on our social media, yes. On our social media accounts at LFKN Movement on FB, Twitter, and IG. And again, this is Lance Monizon, and this is Warren Goar. Pero naniniwala sa kami sa kasabihin na walang tanong na walang sagot. Diba? Totoo naman yun. Tanong lang kayo hanggang sa next video. Yeah. So, magtanong kayo and look forward for our next video. Subscribe. And again, anniversary is incoming. Yes! So, hindi mo namin sabihin. We won't drop down any more details. Hintayin nyo na lang yung trailers. Yes, trailers. So, subscribe, hit like on this video. This is all through the glory of the Lord. This is all through His wisdom. Kung bakit namin sasabihin yung mga tanong nyo. Kung may mga mali kami, you can correct us. Or baka gusto nyo ng mas malinaw na sagot. Kung gusto nyo yung mga Bible verses, support this. Yes. You can comment down below. Dahil yung mga nagtanong dyan or baka curious din kayo sa tanong na yun. So again, as always, God bless you.